Iba pa. At syempre po ito yung lingkod, Terry Alpa. Isang oras po tayong magkakasama-sama. At bagong lahat, pati natin ang ating mga OFW sa apat na sulok ng mundo, ang bantay at kasangga ng OFW International. At syempre, pakilala natin ang ating partner, ang batang-bata daw. Tawa, na youngest International Life Coach. Walang iba kundi si Miss Jeline Valenzuela. Ayan. Actually, araw-araw na lang talaga ako bumabata dito sa ano, sa Ang Buhay OFW. Baka bukas makalawa, hindi na talaga ako yung pinakabata dyan. Pero so far, sa female kasi tayo ang pinakabata as an energy master life coach. Baka meron ng mas bata ngayon sa'yo, di ba? Wala pa so far. Wala pa. Ikaw wala pa nasa record. Sa female po ah, sa men siguro meron, pero sa female po kasi susuntukin ko na talaga itong may kakalabas pasok sa pinto ah. May sabi talagang advertisement. Okay, bago po tayo magpatuloy, Tita Terry, greetings muna po tayo kasi medyo ano, baka magtampo na yung ating mga ano viewers. Okay, greetings po tayo kay Loretta Evangelista na masugid po nating tagapakinig at tagapanood. Yes, yan, talaga, hello. Sobrang, ano, sobrang masipag po talaga mag-comment sa atin yan. At saka, happy birthday kay Jane Babigin Jobson dyan sa May Kwait. Ayan, at sa Kwait po siya. At hello po kay Miss Mer, kay Mami Mary Jane Unlock dyan sa Jeddah. Hello po sa, sabi niya marami raw nanonood sa atin sa Jeddah tuwing Miyerkules daw po. Ayan. So mga Pilipino talaga nakaabang. Maraming maraming salamat po. And of course, happy birthday kay Renato Maligsa dyan sa Talakugot, Agusan. And hello sa family ni Miss Vine Garcia dyan sa Malaysia. And of course, si Claire Gonzalez, kung nakaalala nyo yung OFW na ating guest dito. Ayan, patuloy ka lang kapatid sa iyong ginagawa. Ayan, as in, hindi porque tayo ay nag-OFW, wala tayong susubukan na iba para maging successful. Okay. And of course, BBM Tiger Sambuanga. And of course, sina Jay Crortin. Nandyan po sila sa Singapore. Ayan. Okay. Okay, ito muna bago tayo tumungo sa ating tatalakayin na ang topic is paano bumangon sa iyong pagkalugmok. Malalim yung Tagalog na yun ni Miss Jeline. Kala ko dito gano'ng marunong mag-Tagalog. Ay, tungo muna tayo. Kasi kagabi, eh maraming tanong dito. Kasi nagkaroon ng total lunar eclipse. At ito nga po ay yung total eclipse na ito, eh nagsimula kahapon ng alas 6 ng gabi. Ang maximum eclipse naman ay alas 6:59. Ibig sabihin magsa-7 na. At ang total eclipse ay 7:41 p.m. So, sa mga nakasaksi ng total eclipse kagabi, ano po ba yung experience nyo? At ano ba ang ibig sabihin yan? Yan ang tatanungin natin sa ating partner. Alam ko, yan ang expertise niya eh. The total eclipse of the heart. Okay, November 8th, total eclipse of my heart. Oh, diba?
So, ano ang ibig sabihin? Kung naaalala niyo po, meron po akong secret account. May mga account po ako doon sa aking Facebook. Kung kayo ay mapanuri at mapagmasid at lagi tayong aware, may mga secret codes po ako na pinopost all the time. So, to 45 of November 8 ay napakahalaga po yan. It's a transformation. Okay? Ang eclipse po na ito, ito ang last eclipse ngayong 2022. Ito po ay nagsisimbolo sa kung saan nagkakaroon ng mga transformations tayo na kakaharapin. Kung kayo ay nakasaksi nito, napakaganda po nito sa ating pamumuhay kasi ang eclipse na ito ay maaaring magdala sa iyo ng financial freedom. Mm-hmm. Magkaroon yung mga walang karelasyon daw ay magkakaroon ng karelasyon. Mm-hmm. Ayan. Naku, kakaroon na yan ang karelasyon nito. Mm-hmm. Ayan, sa dami. Joke lang po yun ha. Alam niyo naman si Miss Money Magnet, para lang talaga ito sa aking mga estudyante. So, yan po ang kagandahan nitong eclipse. At marami pa po itong dala na transformation sa atin. So far, wala itong negative. Kaya, enjoy natin yung eclipse na, na darating. And sana mapanood nyo. Kasi, ako kasi kami ang ginagawa namin. Ay, kami, diba kagabi, hindi ka ba nanood ang total eclipse? I was outside. I was sitting outside. Ah, kagabi yan naganap. Kaya yes. Kaya lang tinatanong na kita kung ano ang ibig sabihin. Kasi maraming hindi nakakita dahil cloudy. Medyo man ano yung langit, di ba? Okay, tayo ay napapanood araw ng Miyerkules. So, araw ng Miyerkules, kaya sinasabi natin. Pero actually po, ngayong November 8, November 8 po kasi talaga, meron po yan mga transitional formation pa. Na kung saan, halimbawa, kung ikaw ay nagpo-pungsuy or kung ikaw ay may mga alam sa mga energies, eto ay maraming transformation. So, pwedeng mag-wish daw, sabi. Pwede magsulat ng mga wishes come true. Yan. Mm-hmm. So, nakakabuti ba sa atin na meron tayong ganyan? Oh, ano man po. Kasi minsan, no, ito ay nagsisimbolo na kung saan ang pagsasanib ng kadiliman at ng kaliwanagan. Hindi lahat ng oras, sabi nga, di ba? Ito ay akma sa ating akma. Ang galing ko na talaga. Oo nga, nalalim, ano? Parang ang hirap sisirin. Kasi may nagbabasa po ako eh. So, ang dami, ito ay Nakaakma, what is ano? Ngayon hindi ko na alam. ito ay napapaloob sa ating ano, sa ating topic for today. Ayun, ayan. Ang kadiliman, hindi lahat ng kadiliman ito ay talagang negative. Kasi pag sinabing kadiliman eh, nandiyan na yung parang mga evil, dark, yes. No, di ba? Yes. Dark story. Pero tatandaan po natin, sabi nga, di ba? Anong sabi? Na minsan daw, hindi mo makikita ang liwanag ng isang maliit na gamugamo or isang kandila kung ito ay nasa liwanag. Dapat daw ito ay nakikita sa gitna ng kadiliman. Parang it's a clarity of thoughts, di ba? Kung lahat tayo ay namumroblema. Naalala niyo po ba? Ang tao kasi, di ba, lagi natin sinasabi na meron tayong tinatawag na cycle of success and cycle of negativity. Even and within a month, meron po tayong cycle of positivity and cycle of negativity. So, ito yung tinatawag natin para rin itong mga eclipse na nagkakaroon ng half-half, half light, half dark. Mm-hmm. So, bagay na bagay ito sa ating mga OFWs na alam naman natin marami sa kanila yung nadadapa o nalulugmok pero hirap makabangon dahil hindi nila alam yung way paano gawin yon ang makabangon. Actually, kahit sa atin, Tita Terry, ako, I admit, no? Ilang beses akong bumagsak ng paulit-ulit. yung mula sa multi-million ka na, 'di ba, yung mula ka sa under the bridge papunta sa multi-million tapos bumagsak ka ulit, tapos bagsak ulit,
Yung mga ganong sitwasyon, normal po sa atin yun, lalo na sa ating mga negosyante rin, ano? At sa ating mga OFW, di ba ilan na nga ang nag-guest natin dito ng mga OFW, naalala nyo po ba si Rosemary, na sinasabi niya nga na yung kanyang cycle talaga puro kamalasan, no? Puro kamalasan yung nangyayari sa kanya. Nag-apply siya ng ganito, naging okay sa umpisa pa lang, pero ano nangyari? Umulit. Yung iba nating mga kababayan, ganito lang yun. Kahit itong ating mga OFW. Yung iba dyan, swerte. Yung iba naman dyan, malas. Parang yung si Claire, di ba? Swerte siya sa kanyang amo. At may malaya nakakapag-aral, nabibigyan ng ano. Kaya tayo minsan, kapag ang amo natin ay mabuti sa atin, pahalagahan natin, huwag natin itong abusuhin. Kasi yung iba dyan, marami nang hahangad ng iyong posisyon, pero hindi nila ito nakukuha. Then we are blessed. So, sa pag-angat at pagbagsak. Eto kahit nga sabi ni Brigadier General Arvin Lagamo, napakaswerte daw at meron po tayong life coach, energy life coach yes. Sa DW. Interesado nga siya sa, napakaganda ro yan na maging part ng buhay natin ang magkaroon ng life coach. Oo, talaga sobrang salamat po, sir. Lalo na sa ating mga sundalo, di ba? Oo. Napakahirap po kasi actually hindi po lahat nagkakaroon ng opportunity para magkaroon ng coach or life coach or energy master life coach. Kasi yung iba, ang iniisip nila mahal at hindi nila kayang i-afford. Lahat po tayo, di ba, lagi tayong sumasangguni sa mga nakakatanda, sa mga kaibigan natin kung meron tayong mga pinaplano na pagbubukas na negosyo, pag-aasawa, pag-ibig, kung girlfriendin mo yung tao, asawahin mo yung tao. May mga desisyon tayo na minsan inaalam natin. Pero yung mga coaches kasi sila yung may expertise, kumbaga. So, paano nga ba tayo makaahod? Ikaw ba, Tita Terry? Ilang beses ka na bumagsak sa tingin mo? Sa buhay? Yung umakyat ako doon sa upuan, bumagsak ako noon. Ang sinasabi ko, Tita Terry, yung sa life pattern mo, halimbawa, sa iyong relationship, sa iyong pamumuhay, relationship. Sa iyong negosyo. Okay. Sa relationship, masasabi ko dalawang beses na bumagsak, pero bumangon. Nakabangon. Mukhang hindi naman halata siya. Kasi Tita Terry yung tipo na kapag nakasama mo yung, alam mo yun, Tita Tina and Tita Terry, hello Tita Tina. Kaya pag magkakasama tayong tatlo talaga, mats na mats. As in, I'm grateful talaga dahil meron akong dalawang mapagmahal na mga titas, I call that mentors, kumbaga. Dahil ako man po, kahit ako no, kahit sabihin nyo na coach na ako, energy master coach na ako, patuloy po ako nag-aaral at natututo. Lahat po yan ay matututo po tayo sa mga taong nagkaroon na ng experience. Pero ang pagbangon po napakahirap. Maraming mga negosyante, maraming, actually, ang daming mga OFW hanggang ngayon. Talagang kahit hating gabi na, talagang tsinatsaga ko silang kausapin, sagutin. Miss G, ano po ba ang gagawin ko sa mga ganito? Okay. Kahit sa ating mga kasundaluhan, di ba yung iba dyan, nag-iisap, ano kaya sa tingin mo, ma'am? Kasi ma'am, bigo ako sa pag-ibig. Sa tingin niyo po ba, ma'am? O di ba, expert ba ako sa pag-ibig? Okay. Yung mga dapat nating matututunan. Ang pagbagsak ng paulit-ulit, hindi ibig sabihin yan ay negative o habang buhay na tayong babagsak. Ang problema lang, bakit ang tao patuloy na bumabagsak kasi hindi tayo natututo? No? Hindi natin pinapakinggan. May sekreto po yan, Tita Terry. Kung napansin nyo, napakarami kong notebook dito. Napakarami kong organizer. Napakarami kong post-it. Eto, sekreto po ito. Pag kayo po ay tao, every day in our lives, may mga sitwasyon po tayo na nangyayari. Sa ating mga OFW, sa ating kasundaluhan, lahat po, ito ay general. Hindi lang po ito para sa mga OFW. Ang aming show po ay pangkalahatan. Yes. Kapag ikaw ay bumagsak na, tatandaan mo, sa isang buwan, meron po tayong tinatawag na emotional formation.
Ang emotional formation, ito yung mataas ang iyong libido or yung energy na kung saan happy ka, maganda ka, blooming ka, ganun din sa lalaki. Pero may weak na bagsak ka, wala ka sa food, mahina ang pakiramdam mo. Di ba nga sa mga babae, ganun? Meron tayong buwa ng dalaw na tinatawag. Pag may buwa ng dalaw, we are ano eh, mainit ang ulo. Di ba? Wala kang gana. Lahat ito, talagang ayaw mo makipag-usap. Diba? Isusulat nyo po yun. Dapat po maging aware tayo sa ating mga ano, mga sitwasyon. Halimbawa po, ilang taon ka na, isulat mo yung birthday mo. Tapos, i-divide mo ito sa 7. Ayan. Sekreto po ito, ha? I-divide mo ito sa 7 ang iyong edad. Mm-hmm. Ngayon, magbilang ka kung kailan ka naging successful, kailan ka bumagsak. Makikita mo yung pattern na yun. Ngayon, kung mangyayari man yun, ito ang tatandaan po natin. Ang pagbagsak, huwag mong hahayaan na babagsak ka ng tuloy-tuloy. May mga ginagawa tayong steps. Mm-hmm. Una, kailangan mong isulat, kailangan magkaroon ka ng mga positive affirmations or positive affirmations every day in your life. Ang tao kasi, pagkagising natin sa umaga, sanay na tayong lumipad, no? Hindi tayo magpe-pray, hindi tayo magme-meditate. May mga balance information tayo na dapat ginagawa. Inhale, exhale, breathing po natin, and in out, 3 minutes to 5 minutes every morning gagawin niyo po yun. Tatandaan po natin na kapag tayo ay bumagsak, ibig sabihin, ito ay nililinis lang ng Diyos yung mga bagay na halimbawa may dumating sa'yo, yung pera na to 1 million, tapos biglang nawala. Mm. Ibig sabihin po na kuha mo or nagkuha mo yung 1 million, isulat nyo rin po kahit yung sa financial nyo. Mm. Every year, isusulat nyo dyan yung income nyo sa business, magkano yung kinikita mo. Okay? Eto sikreto. Lalagyan mo ngayon, magkakaroon ka ng goal. Okay? Sa goal mo, ilalagay mo yung doble or 100 times na amount. Halimbawa ngayong ano, taon, kumita ka ng 1 million. Sa 2023, isusulat mo, yung goal projected mo is 5 million. Tingnan mo kung ano ang mangyayari. Eto, hindi ito ano, hindi ito sabi na magic. Pero kapag daw ang bawat hinihiling natin ay sinusulat natin at nilalagay natin ito as a visionary or a visual board or isinusulat, ito ay mas effective. Pero habang ginagawa natin ito, sinusulat, may kaakibat rin ito na paggalaw o paggawa. So yun po, proven po ito in 15 years, ginagawa ko po ito all the time. Hindi po ako magiging coach kung hindi ko po ito experience. And nangyayari din ito, kung napapansin nyo, buwan-buwan meron po ako mga estudyante na nagsasucceed. So, ang pagbagsak, huwag po tayong matakot. Dapat pasalamatan natin yung bumagsak tayo. Kasi bakit? Mm-hmm. Laging merong kapalit. Laging may babalik. Ayun. Laging may darating. Mm-hmm. Okay, yun o. No? Sabi nga, magmatakot. Kasi may babalik. Yes. Hindi naman po dapat natin kinatatakutan ang mga bagay-bagay. Halimbawa, mawala yung jowa mo. Sa tingin mo ba, hindi ka makakahanap ng panibago? May darating, same person, pero sana matuto tayo. Kasi kapag bayan na raw ang law of karma mo, eto ay nababayaran ng paulit-ulit. Tinatanggal, nililinis raw to ng Diyos eh. Nililinis raw ng universe yung mga sitwasyon sa buhay natin. Kaya ito ay papalitan ng bago. Di ba nga, bakit tayo nagkakaroon ng Happy New Year every year? Ayan! Abangan nyo yan ngayong December, ano? Magla-live kami. Malapit ano yung na. Mga dapat tandaan? Malapit na! So, yan nga. Tuloy-tuloy lang. Wag tayo laging mawala ng pag-asa sa buhay. Kasi, kumbaga, ang pattern ng life, ano yan eh? 'Di ba? Meron nga tayong lifeline na tinatawag. Mm-hmm, yes. Ang lifeline ito ay taas baba, taas baba. Wala pong tao na nasa taas. Parang ano pala 'yan? Heartbeat, ganun-ganun. Yes. Kaya nga nagkakaroon tayo ng ano, ng tinatawag na life pattern numerology. Mm-hmm. Kasi as a reader, di lang mga numerologist,
sa akin kasi yan kasi yung ano ko ginagawa ko. The pattern of life based from the birth date. And then doon namin malalaman. Kaya nga, 'di ba, ang dami nagtataka ng mga tao, di naman nila ako kilala, pero bakit alam ko yung mga naging sitwasyon nila at yung mga nangyayari sa kanila? Kasi meron po yan mga formation na ginagawa tayo para mabasa natin yung mga pattern ng inyong life. At kami po, ang hindi po tayo nanghuhula. Tayo po ay nag-guide sa ating mga kababayan, ano? Ang guidance ay mahalaga po, pero hindi lahat nagkakaroon ng guide. So, mapalad po kayo, or maswerte po tayo, dahil meron pong programa ang DWDD, ang Buhay OFW ngayon, na, at iba pa, na ipinapaalam natin dito, may mga lessons na dapat tayong abangan, at dapat talaga natin, ito yung mga dapat pinapanood na programa ng ating mga kababayan. Iba! Yes. Okay. Tandang natin, partner, meron bang mga taong masasabi natin na hindi nakaranas ng pagkalugmok? Meron nga kilalang ganun? Imposible yan eh. Kasi kahit yung mga pinaka-bilyonaryo, pinaka-most successful people in the world, even the royalty, sila yung may pinaka-malaking bagsak na tinatawag. Sila yung may pinaka-malaking problema. Tatanda natin, ang pagkalugmok, hindi lang naman po ito sa financial eh. Ito ay sa health, sa emotions po natin, sa mga tao sa paligid natin, sa mga kaibigan natin, sa karelasyon natin, sa kapamilya natin, lahat, lahat po dumadaan tayo sa ganito. Pero sabi daw, pag nakumpleto daw natin yung pitong cycle na yan of, ano, of, di ba, meron nga po tayo yung sa isang show natin na sinabi ko nga na sa Leyte, sila ay nagkakaroon ng disaster every 40 years. Baka hindi sila aware. Dapat pinag-aaralan nila yun. Kasi yung mga ganong pattern, kung aaralin nila yung mga pattern nila, every 40 years, merong disaster na nangyayari. Although sa Pilipinas, so matagal pa, bago masundan, issue lang. Yes. Pero yun, dapat ang tao ay maging handa. Pero minsan kasi, may mga tao na hindi sila naniniwala. Diba? Minsan daw, walang imposible sa paniniwala. Ang lagi nilang isasagot ay ganito. Diyos lang ang may alam at wala kang karapatan na magsabi, tama naman po yun. Pero minsan, pwede rin po natin ito kasi, ang sinasabi po kasi ng tao, pag sinabi mo manghuhula, sila ay nanghuhula. Pero kapag ang tao ay sinabi mo na nag-aral at ito ay may pattern, dapat po natin itong pakinggan. May mga tao rin na talagang malakas mag-persuade. May mga tao rin na malakas magsabi ng mga mangyayari. So, it's a way of persuasion na mangyayari na sinabi ng isang tao. So, yun, maging maingat din tayo. Actually, tinitinan ko may tao ba sa likod ko yung anino ko pala natin. Ayan na, tatakot ka na sa sarili mong anino. Bakit may tao sa likod ko, di ba? So, yun lang po yun. Di ba? Lahat ng ano natin, yun yung pinapaliwanag na natin na meron nga tayong positive and negative, meron tayong light at saka darkness na tinatawag. So, yun. Yung pag-angat at pagbaba ng buhay ng tao, iyan po ay nakapattern. Pero kung minsan, kung malalaman lang po natin yung tamang sistema and yung process, maiintindihan po natin kung paano natin patatakbo yan. Minsan nga, yung mga estudyante na kino-coach ko, bukas masaya sila, sunod na araw, magwawala na sila, galit na sa Miss Jeline kasi kulang ako ng 1 million. Alam nyo, nag-umpisa lang sila sa akin, kahit piso wala, nung nagkaroon na ng million-million, doon na sila lalong namumroblema. Sometimes, be careful on what you wish for. Ayan. Kasi nga, mostly, sabi nga natin eh, mga OFWs yung palaging nalulugmok sa sitwasyon kasi nila eh. So, ang ating tanong, ang ating tinatalakay is paano makabangon? Diba? Okay. Meron ka bang tip sa kanila? Sa mga OFW, kung napapansin niyo po ba, usong-uso ngayon sa TikTok yung nilalagay na position, katulong, sahod, 25,000. Sarili, 1,000. Papunta sa pamilya, 20,000. Pambili ko ng ganito, 2,000. Okay. Savings, 0.
Yan na nakalagay. Ah, tingnan niya lahat ng TikTok. Meron naman dyan. Ano? Girlfriend ng foreigner. Budget for travel, 1 million. Utot mo. O, diba? Diba? Shopping, 1 million. O, ganun. O, diba? Payabangan tayo eh. Sundalo, police, sahod, 35,000. Personal, para sa nanay, 5,000. Ganito. Savings, 0. Okay. May basic tayong ano? May basic tayong lesson. Guys, children, makinig. Lagi kong paulit-ulit na sinasabi sa show na to. Matuto ka maglagay ng 25 or piso sa garapon. Araw-araw. Mm, yes. Araw-araw yun. Araw-araw. Huwag na huwag ka maglalaps. Or at least 3 times or 4 times. Basta within a week maglagay ka ng any coin sa iyong jar. Huwag kang reklamo na reklamo. Huwag kang post ng post na wala kang pera, na cash or ganito. Alam mo, ganito lang guys. Kung ano ang isinulat mo, yon ang mangyayari. Kung ano ang pinopost mo, isinishare mo yon sa public at sa madla. Ngayon, the energy of that negativity, it goes to the universe. Ngayon, kung ano yung sinabi mo at isinulat mo para sa universe, ibabalik sa'yo yun. Diba ano sabi nga, God is within you. So the power of your energy and the power of your words and the power of your thoughts and the power of your dreams come true is within you. Ngayon, pag hindi mo kayang gampanan at panghawakan, if your thoughts and your emotion ay negative, ano ang babalik? Negative. Yes. The power of law of attraction. The power of law of attraction. Kailangan kang positive. The positive affirmation words, it will returns back. Sabi daw, kung ano ang iyong ino-offer, ano ang iyong isinusunog, ano ang iyong ibinibigay, ito ay babalik sa iyo bilang kapalit. Yan ang power of law of giving and law of attraction. So, kung ano yung mga ginagawa po natin, maging aware po tayo. At wala niyan, marami tayong mga kababayan dyan sa ibang bansa, panay ang post nyo, panay ang ganito nyo. Lahat ng drama isinusulat nyo. Alam nyo po ba na the more na nagdadrama kayo, the more na nagsusulat tayo ng negative words, the more na nagpo-post tayo ng mga negative thoughts, ina-attract natin puro problema. Yes. Lahat ng bagay, ina-attract natin through the power of thoughts. Yung pag-iisip po natin, kailangan laging positive. Baka tatanungin nyo na naman ako, ikaw, sinasabi mo kasi positive ka lagi, ganyan-ganyan. Kasi siguro masarap ang buhay mo, kasi ganyan. Tatandaan po natin, guys. Kahit ako nagne-negative din. Meron ka lang kasama dito sa bahay, yung patulong mo lang. Mula umaga hanggang gabi na magpapasaway sa'yo, sinasabi ko sa'yo, ubusin ang pasensya mo. Pero yung ano natin, yung ating follower na si Loretta, meron siyang problem din na senior niya sa akin. Pero katulad na sinasabi mo, yun din yung sinabi ko sa kanya. Yes. Stress-free ka, huwag mong intindihin yan. Totoo. Alam niyo kung bakit? Minsan daw, we are tested. Katulad sa akin, coach ako sa gabi, nag-aaral po ako sa weekend. Nag-aaral pa ako minsan sa gabi. After ko po mag-coaching, nag-aaral pa ako. Tapos nagte-taping pa kami nina. Nagne-negosyo pa ako, nagde-designer pa ako. So ngayon, may mga responsibility kang million-million na binabayaran. Tapos lahat ng drama ng estudyante ko, mula pagkagising ko hanggang sa pagtulog ko, sa akin po lahat yan. Buti kong isa lang yung estudyante ko. Napakarami ko pong kino-coach. Alam niyo po, yung mga kino-coach ko ng iba, mga matatanda pa sa akin sa totoo lang. Pero alam mo, pag na-coach ko na sila para silang mga bata, para yes, silang mga anak ko, kung mahina yung emotions ko, kung i-absorb ko po lahat ng mga hinaing nila sa buhay, sasabihin ko po sa inyo, mamamatay po talaga ako sa stress. Kasi po ganito lang yun eh. Hindi po lahat ng tao kaya pang hawakan ang stress. Kaya nga po dyan sa ibang bansa, marami pong nagpapakamatay dyan.
marami pong nagko-commit suicide yan. Correct. At kung napapansin nyo po, ang social media, napakalaking influencer niyan pagdating sa negativity. Alam nyo kung bakit? Una, nagiging ambisyoso tayo. Nagiging ambisyosa tayo. Once the person is never been contented on what we have, doon tayo lalamunin. Yung nangangarap tayo ng mga bagay na minsan hindi kaya ng ating ano, hindi kaya ng ating financial. Oh, hindi kaya abutin, ano, parang nakaka ano 'yun, nakaka-depress. Nakaka-depress. Oo. Nakaka-depress. Kung ano 'yung nakita mo doon sa kapitbahay, sabi ko nga eh, ang lakas magkaraoke, magvideo kay ng kapitbahay ko, bibili ako ng sound system na pang buong municipality maririnig para isa na lang 'yung music namin. 'Di ba? Pero kung ganun tayo lagi mag-isip, anong sasabihin? Anong mangyayari sa atin? It's all negative. Magkakaroon tayo ng maraming kaaway. At ang mga marites mag-uumpisa sa buhay natin. Diba? Yes. Ito naman, partner, paano mo naman na mabibigyan ng advice yung ating mga sundalo na nalulugmok? Yan. Meron tayo, no, yung mga kasundaluhan natin. Napapanood ko rin at yung iba eh, nagkikwento sa akin na yung iba dyan, ang pinakamalaking kalaban po kasi rin ng ating mga kasundaluhan eh yung na-assign sila sa malalayo. At minsan na malayo sila sa kanilang mga pamilya. And minsan may mga problema, no? Minsan nga, yung living na lang ng kanilang mga magulang, patay, birthday, o ano. Gustuhin man nilang makadalo pero hindi. Dahil sila ay nasa gitna ng gera. Dapat talaga pagdating sa soldiers, eto yung ating mga kasundaluhan matatag. No? Ang emotions. Nagkakaroon, katulad nga ng sinabi ko dati kay General, na sa Mindanao area, nagkaroon ako ng programming dyan sa mga sundalo na kung saan sumabak sa gera. Meron po kaming everyday program na kung saan i-clear mo yung mga mind nila. Eto sinasabi ko, yung ina-advise ko po na meditation, napakalaking bagay po nito. Lalo na po sa ating mga kasundaluhan, matuto po kayong mag-breathing every now and then. Mag-programming lang po kayo 5 minutes, 10 minutes bago kayo pumunta sa kung saan man, bago kayo pumunta sa gera. O kahit na minsan nakaupo kayo, walang imposible. Breathing lang. And then eto po, matuto po kayo, alam niyo po yung tinatawag na visionary protection. Mm-hmm. Ang visionary protection, ito yung magkakaroon ka ng isasara mo ang iyong mata, pag i-inhale, exhale ka, ipoprotect mo yung sarili mo na tinatawag mo parang shielding na tinatawag. I-shield mo yung sarili mo ng light. So mag-i-imagine ka ng ganitong shielding. Actually, napakalaking tulong po nito kasi hindi lang po ito pang sundalo, kahit po sa ating mga OFW na sinasabi na gagahasain ka ng amo mo, ganito, ganyan, yung pinagtatangkaan ang buhay mo ng amo mo, gawin nyo to, mga kababayan, gawin nyo po to. Simple lang po ito, breathing lang, breathe in and out. Paano, ganyan ba? Inhale, exhale lang tayo. Inhale, exhale lang hanggang maging maluwag ang iyong pakiramdam. At sumunod yan, ipikit mo ang iyong mga mata, ipikit mo ang iyong mata at iisipin mo na merong bilog na liwanag na nakaka-cover sa'yo. Okay. Ito, alam mo yung pag nanonood ka ng mga show, yung may mga magic na day shield. Ito po yun. Energy shielding po ang tawag dyan. Pero honestly, maniwala man tayo o hindi, ito po ay very effective. Ito po ay pinapractice na ng ilan sa aking mga estudyante. At napakalaking tulong. Alam niyo po kung bakit. Kahit may gera kayo, may mga kaso kayo, may mga problema kayo, yung mga finances nyo, nagkakaroon po ng ano, ng solusyon agad-agad. Napakagaan po ng buhay kapag ganito ang inyong ginagawa everyday. Maging ano lang po tayo, maging disiplinado lang tayo. Oh, breathing, yung breathing lang na yan, hindi magawa-gawa, 3 minutes lang, 5 minutes. At lagi po natin tatandaan, the center of our life is always God within us. Mm. Napakahalaga po yan. Pagising natin sa umaga, wag na wag. Before anything else, bago kayo bumaba sa inyong mga kama, sa inyong mga higaan, bago kayo tumayo at umalis, unahin nyo po yun. Unahin nyo po yung programming na yan. Napaka-basic lang yan. Very basic. Yan.
ano na, ang okay. Buhay dyan. Yung ating mga, ang ating mga kababayan, ano, pag sa ganito na, lagi na talaga silang nagsasabi, Miss Janine, paano ko po ba gagawin? Alam nyo yung mga tinuturo natin na ganito dito sa ating show, ano? Actually, nagsasacrifice ako din eh. Kasi itatanong, magtatanong po talaga sila in private, Miss Jeline, paano po ba yung ganito, ganyan? Mm. Kaya yung iba po, mga nagpapa-coach po talaga sila. And so far ngayon, may mga gagraduate na naman ako dyan. Sina Sir Jay, at saka sina Ma'am Cherry, dyan sa ano, sa Butuan, yan. At si Miss Grace, yan. Yan yung mga estudyante ko. At saka hello dyan sa mga taga One Opti Butuan. One Opti ah, bakit hindi kaya kayo magkaroon ng sponsor dito sa amin for commercial? Napakalaki na ng inyong kumpanya. Diba? Kayo ay welcome dito. May mga ano dito eh, bago ang lahat, ano, may mga nagtatanong dito. Ano pa talaga si Miss Jeline? Ako po? Paliwanag mo nga. Okay, Miss Jeline is also, I'm an artist, I'm a model, I'm a life coach, I'm an energy master, I'm a businesswoman, I'm an ate, I'm a mommy, I'm a daddy. So all in one na po yan. So of all, sa lahat nga daw ng talent and skills, meron ako. So, yun po. But my profession is I'm an energy master life coach po. Ano daw yung... Lahat, ano rin yung kaiba nung energy life coach dun sa mga... sa kanilang mga nakikilalang mga nanguhula. Coaches. Oo. Okay. Energy Master Life Coach, we practiced long process po. Meron po tayong mga places or mga training schools na wala po yan sa bansang Pilipinas. Ito po ay nasa ibang bansa, lalo na sa mga bansang may Buddhism, sa Taiwan, Malaysia, China, India. Doon po natin ito matatagpuan. So, wala po tayong ganitong mga training sa Pilipinas. And so far, ako pa lang po ang kauna-unahang gumagawa niyan sa Pilipinas. Kung meron man po dyan, dito sa Chinese community natin, ito more on siguro prayers of meditation ang ginagawa. But, ang manghuhula po sinasabi, sa word na manghuhula pa lang, pag sinabi mo manghuhula, naghuhula po sila ng mga bagay-bagay na mangyayari or nangyari na. Parang din, katulad lang din sa amin, kami po na bilang mga energy master, life coach, or feng shui master, kami po ay nag-aral ng mga planetarium, geometrical programming. Meron po tayong mga ginagawa na mga process and schooling also. So, hindi po tayo humihinto doon lang sa panghuhula. Tayo po ay mga may pinagdadaanan ng mga training. Ayun. Hindi po sa Pilipinas, kundi po sa iba't ibang bansa po tayo nagte-training. Okay, so ibig sabihin yan, hindi ka ipinanganak na ganyan na. Yung mga sinasabing God gifted, gano'n. Sinasabi na may mga tao daw talaga na may special skills. Oo, kahit di mag-aral. Magpi-predict ka. Parang Nostradamus style. Yes. So, although sa akin kasi when I was adopted by Malaysian family, sinasabi nga nila na I have a gift. Pero sometimes daw, ang mga gift na tinatawag, it's a God given to you. Ito daw yung mga tao na meron talagang clear or purified yung mind nila. So kami daw yung tinatawag kami, no? Madumi rin ho yung isip ko, huwag niyo akong sabihin. Ito daw po yung katulad nito, ang mga tao daw po na nakaka-project, sila daw po yung may mga strong senses na tinatawag. So kaya po namin makita yung mga bagay-bagay na mangyayari or nangyari pa lamang. Pero ito ay very ano daw po, ito ay sinasabi nga ayon sa paniniwala na this is a God-given gift. Pero ang panghuhula po kasi minsan maaari kong ito ay makatotohanan o hindi makatotohanan. Pero ang pagsasabi po kasi ng pag nag-i-energy programming ka po, may pattern po kasi ito na sinusunod. May ginagawa po talaga ito. May lesson, may steps po na ginagawa. Okay, yan. Shoutout muna tayo from Dubai.
si Junsel Mandaricio, sabi niya, ano sabi niya? Tama po, sabi niya. At siyempre, yung ating suki na si Mon Samson ng Manila Bulletin, si Kapi Kapi ito eh. Karo mo, aka Mon Samson ha, keep safe lang. Thank you so much. Okay, yes. Ayan, meron na lang tayong ilang minuto, no? Oo, siguro yung ano muna, ano yung last mong gustong sabihin pa? Ayun nga, ang haba na ng sinabi ko sa dami-dami na ng ating natalakay, hindi po ito nakafocus tayo sa isang attention lang ng sa OFW o buhay sundalo. Ang ginagawa po natin dito ay pagbibigay ng servisyo at tulong sa ating mga kababayan na kahit sa isang missing link lang na word na mapanood niyo po kami at may narinig po kayo na isang bagay na it will help you to change your life. Yes. That is a big impact for humanity. We are here to educate humanity. And always, tatandaan po natin, nothing is impossible. Always, always dream something bigger and possible. And be always the magnet of the universe. Yes, sa mga hindi nakakaintindi, no, kung ano yung life. Kasi minsan, pag ini-introduce ko si Miss Jillian, si is international, youngest international life coach, parang yung expression nila eh, hindi nila alam kung ano yun. Pero, may mga taong pag narinig pa lang yung life coach, wow, alam na nila, interesado na. Ilan na yung in-introduce kita, no? Diyan sa atin, sa Double D, na mga station manager, di lang yan, pati commander, nagka-interest talaga nung marinig kang life coach, no? Hello po kay Major Lula Raya. Isa po siya. Of course, ating station manager, yes, bagong station manager ngayon, Major Sinon Pancito III, and of course, Brigadier General Arvin. Yes. And oh nga and pala kay Sir, ano, sino nga yun? Si Sir Katunggal, Colonel Katunggal. Yes, sir. Eh, Sir Rick. Hello, sir. Thank you po pala. And of course, Glenn. Sir Glenn. Glenn Colchan, of course. Napanood nila yung ating show last time. Maraming salamat po sa inyong panonood. At sa lahat ng ating mga kasundaluhan at kapulisan, thank you. Ayan. Okay, palakpakan natin si Miss Jeline dahil ito pong kino-coach niyan to. Pag outside the program po eh, ewan ko lang po kung ma-afford niyo. per student po is 5 session, 25,000. Ayun. Pero dito sa atin, sa programa natin, eh, ginagawa niya po itong charity. Libre. Doon. Libre po. Kaya ito yan, na po yung aking law of giving sa ating mga kababayan. Ayan. Kaya ating saluduan ang ating partner at palakpakan siya. Ayan, sa karangalan na makasama natin at dito sa ating programa ang isang talaga napaka-eksperto sa pagbibigay ng advice sa ating buhay, ano, tinatawag ng life coach. Okay, Miss Jeline, ang iyong pansamantalang pamaalam. Sa maikling sandali, napakarami muna ibahagi. Thank you so much. Maraming salamat po. Salamat po sa lahat ng nagsusubaybay sa amin at talagang tumatangkilik ng aming show. Talaga sobrang pasasalamat po kami at kami po ay inyong itinataas talaga. Kayo po ang dahilan bakit kami nagsusumikap upang kami ay makapagatid sa inyo ng mga magagandang topic, hindi lang sa buhay OFW ngayon at iba pa. And of course, ito ay ang pangkalahatin natin mula sa puso, pera, kapalaran, negosyo, lahat-lahat na. Health, lahat-lahat na po. Kaya patuloy lang po kayong manood at maraming salamat. Okay, at syempre po, ang ating pansamantalang pangalan, pero bago lahat, maraming salamat po sa ating mga kapatid at kapamilya sa DWWD, ating mga technical friends, yes, yan, ating pumagiting na sundalo, mga babae at lalaki, yan talaga sila po yung nandiyan. Oh, and of course, yung mga bossing natin na binanggit ng ating partner. Thank you so much po sa inyong lahat, sa inyong mga suporta. And of course, the broadcaster group. Thank you po. Ayan, ang ating presidente, si Mike the Twin. At lahat-lahat na po din natin banggitin. Marami tayo official. Thank you so much sa inyo. At muli, CRS. Yes, yes. Muli tayong magkarinigan sa susunod na Miyerkules. Siyempre po, ito po ang inyong lingkod, Terry Alpha, para sa programang Buhay OFW ngayon at iba pa. Maraming salamat po.